Isai. Kali nanti sa lubluban. Ay, init na. Beli. Very good. Good. Yeah, good boy. Beli. Beli. Tumayo, goy. Buk. Ibuk. Tapos siguro sa bugoy, oh. Nakaligid-ligid naman, God. Mabait, ha? Mabait. Naraga. Makulim-lim na naman mga kaprobinsya. Mukhang may ulan na paparating. Yung tanim natin dito, oh. Sili. Kakaunti lang yung nakasurvive sa palaging buulan. Si Huyoy o Andon, sumama kay Yam-Yam. Ito. At harap ng kalaban si Huyoy. Goy! Baka may aso ba? Eh, saan kayo galing, Goy? Goy? Ha? Huwag kang pumunta doon. Sumama po sa atin isang aso. Uy, Goy. Dahan sa paglakad. Shhh.
isa sa mga dahilan mga kaprobinsya kung bakit namin minsan nilagay sa pulungan si Goy-Goy. Kasi sumama siya sa ating mga alagang aso kung saan magpunta yung mga aso natin. Baka mapaawa yung aso natin or makita siya na ibang aso, si Goy-Goy delikado. Kaya minsan nilagay namin siya sa cage. Goy-Goy, uli Goy. Pulik. Pulik. Kenapa pulik? Dito oh, pinararo natin. Subukan natin dito na magtanim ng carrots. May nabili po tayo na mga buto. Subukan natin na dito itanim. At yung mga sitaw namin oh. Sobra yung panggulay namin. May nagtatanong po sa atin kung nasaan na ba daw yung iba natin mga kasama. Katulad nila ni Jojo. At may nagtatanong din kung kumusta na ba daw yung bahay natin na pinagawa doon. Yung bahay na pinagawa namin doon mga kaprobinsya, malapit na matapos. Kaya hindi nyo po nakikita si Jojo dito kasi siya lang yung pumunta doon. Pag napapansin nyo po, nasabi ko po sa mga nakaraan nating video na pinagbawalan tayo ng doktor na magbilad ng init or mapagod ng husto, sila lang yung pinaakyat natin doon sa bundok. Kasi sa mga nakaraang linggo po o nakaraang buwan, pabalik-balik tayo doon, vice versa. Minsan umakyat kami doon ng Tuesday, tapos Thursday bumalik naman kami dito. At may time pa na galing tayo sa bundok, pumunta tayo sa stockyard kasi bumili tayo ng kalabaw. Tapos galing sa stockyard, umuwi tayo dito sa Rieto. Tapos umuwi tayo sa Baez. Tapos galing ng Baez, umuwi tayo dito. Tapos umakyat naman tayo pabalik doon. Nagawa natin yon sa loob ng isang araw. Kaya sobrang pagod yung naramdaman ko noon. Nang dumating yung panahon na medyo sumuko na yung katawan natin, sumakit yung ulo ko at nagpa-check up tayo sa doktor. Pinagbawalan mo tayo ng doktor na mapagod ng husto, magbilad sa init ng araw. Kaya nagpahinga muna tayo ng konti dito. Hindi tayo bumalik doon. Pero babalik tayo doon pag matapos na. At nang tinanong natin si Jojo sa mga nakarang araw po, malapit na daw matapos yung bahay na pinagawa natin doon. So siguro sunod natin mga video, bumalik tayo doon. Pero dandahan lang yung pagpunta natin doon. Tapos hindi na katulad dati na parang vice versa yung trabaho natin. So pumunta lang tayo doon para ma-i-update ko po kayo kung ano na ang sitwasyon sa bahay nila doon. Malapit na makalipat sa bagong bahay yung pinagawa natin doon. Ngayon po kahit palagi umulan dito sa amin, mapakinabangan na nila yung bahay na pinagawa natin doon kasi may bubong na at may dinding. Ang kulang daw yung pintuan at saka bintana. Pero hindi ko alam kung ano nang itsura doon kasi hindi na tayo nakapunta. Pero next video natin, sikapin ko po na makaakyat doon para makita kung ano nang itsura at ma-update ko po kayo sa bahay na pinagawa natin. Sa ngayon, yan lang muna ang ating update sa pinagawa natin ng bahay. Ang sitwasyon po malapit na matapos pero hindi po tayo nakapunta doon. Kaya pag napapansin nyo po, hindi nyo nakita si Jojo sa mga nakaraan nating video kasi andun siya nagtrabaho sa bundok. Yan po. Yung palaya natin oh. Yan. May mga bunga na. May mga bulaklak na yung mga ampalaya natin.
napakadalit lang yung apalaya, oh. Next week siguro, malaki na to pag hindi to makulog. Yan. Magkuha tayo ng maridagwa. Ibigay sa ating mga alagang baboy. Diba siya mga kaprobinsya, oh? Ngayon po ang ika-siyam na buwan sa kanyang tiyan mula sa pagkasta. Malapit na din siya mga anak, oh. May mga lumabas na sa kanyang ari. Siya po yung nanay ni Backbones. Dumala sa loob, oh. So sabi po natin kaibigan, yung kumpare natin na yung baka mula sa pagkasa ay nasa 9 na buwan at kalahati, 9 months and 15 days bago manganak. So abangan natin ang pag-anak ni Basya. Naalala ko po na nanganak si Basya kay Packbones. Tinulungan ko pa siya. Napakadali lang ng panahon, no? Si Packbones ay nasa 1 taon na yung edad niya. At si Basya naman, malapit ang mga anak, yung nanay niya. Pero hindi magtagal, magkaroon na ng kapatid si Packbones dito. Kunin natin si Buwer. Busog siguro. Kasi maambo, no? Huwag mong painitan yung puste. Kanina, napakapayat ni Buwer, tingnan. Pero ngayon, nabuhog na siya, oh. Oop!
Ya doh. Ang lakas ni Buwer. Ih. Mabugat nang tanim Buwer. Gusto niya pumunta doon sa Kobo para maghasik ng lagim sa mga babaeng kambing doon. Kunin natin yung mga talbos ng gabi dito. Kanina po, nagluto po ng manok sinang Dina. Hindi po ako kumain. Gulay muna yung kainin natin mamaya. Lahuin na punta. Okay na to, oh. Haluan natin ang sitaw. Pwede kalabasa. Pwede talong, okra. Paborito ko po yung gabi na lauoy, mga kaprovinsya. Pati yung inununan dito, paksiw na gabi. Gusto ko yan. Si Goy-Goy, mga kaprovinsya, oh. Nasa dulo ng Mitsitas naglalaro. Nabali pa yung pinakadulo. Oh, grabe yung unggoy natin, walang katakot-takot. Kahit nasa pinakataas na. Oh, pak. Goy. Dali, Goy. Goy. Ang kukas, Goy-Goy, oh. Yung pagkain ng ibon. Iabon niya para sa iyong makakain sa feeds. Andiyan na si Goy-Goy, oh. Lakad lang. Goy. Tanagan kayo. Bakit sa miyok. Dali kayo. Thank you.
Harga, harga. Goy goy, hindi daw pahuli. Ayaw niya pumasok sa kids. Amigo kita goy ha. Magamukha tayo goy. Goy, walang iwanan goy. Baru kayo magpuan. Gormas goy goy. Oh goy, kain naman ako dito. Nasunod si Bingo na nakita niya si Gugoy na kasampa sa aking balak po namin na ipaampon yung isa naming tuta dahil yung mga sisiyo namin dito kainin niya pag hindi namin siya makita. Yung sisiyo namin sa kulungan kagatin niya yung mga paa ng sisiyo. Nagtaka kami sa mga nakaraang araw kung bakit nawala yung mga ibang sisiyo namin ng pabo, at nakita namin siya kanina na parang hinuhuli niya yung mga paa ng mga sisiyo, kasi pag makagatan niya yung paa ng sisiyo, wala na, yari na. Kaya yung sisiyo na aming pabo, dalawa na lang yung natira. Nung nakaraang araw, nagtaka kami kung bakit nawala yung mga sisiyo. Wala namang butas yung kulungan namin at wala namang nakalabas. Pero kanina nahuli namin sa akto yung aming ang tuta. Disturbo kayo. Si Goy Goy. Na parang hinuhuli niya yung mga paa. Gusto niya kagatin yung mga paa ng sisiyo kahit mga kuyamas lang. O kahit kukulay yung mahuli niya o makagat. Hindi na makawala sa kanya. Kasi yung mga kuyamas na bitaw ng maraang sakuan ng kulungan. Kaya balak namin na ipaampun yung aming tuta dito. Sayang yung iba namin sisiyo pag hindi namin malagay sa kulungan. Atakihin nila tuwing gabi or pag tahimik yung kubo naman dito, wala kami dito, sila naman yung umatake doon sa ating mga alagang sisiyo. Bigyan natin ng pagkain yung mga sisiyo natin, pati yung sisiyo ng pato, at haluan natin ng Panamox 40. Dito sa amin ngayon palaging umulan, so kailangan na may prevention tayo para hindi madaling magkasakit yung mga sisiyo natin. Ang Panamox 40 po ay combination siya ng amoxicillin, tylosin, paracetamol, and carboxystin. Thank you.
Ito po yung ginamit namin pangunta sa sipon. Tapos pag yung mga inahin at tandang, yung magkasipon, panamukskaplit po yung ginamit namin. Grabe si Goy Goy, mga kaprobinsya. Mula dito sa Labanao, diyan sa galing, tumalon, papunta sa Michinitas. Oh? Ah, lalim po ako kay Goy Goy, oh. Pak. Pak, pak, pak. Yan. Mga kaprobinsya, kain na yung ulam namin, adobong manok at yung talbos ng gabi na nakuha natin kanina. Ilagyan ko lang ng suka at saka konting tubig. Parang ginunan ba? Parang paksi o ba? Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Bilang tatlo yung natira, oh. Yung isa namin kasama, namisita. Kasi may kasintahan na. Si Brod at si Nanay na umuwi. Eh, sorry na. Kino? Sila mo na ba dong? Ibang klase na ba na? May manak. Oo. Sa. Goy goy, oh, nagutom. Goy, kamo goy. Ada goy, oh. Ang hingit ng pagkain si goy goy. Ada goy. Hmm. Matakot siyang hulihin. Baka ilagay sa cage. Huwag ka makakot, goy. Bigane. Pas muna tayo sa manok. Hebik, no? Nakaya bungkit, bungkit. Wala. Uy. Lo tinggal arat? Nakaya bersa? Wala. Wala to? Saon naman. Pero na lagi kayo nag-guess sila po. May napusuan ko na sa paralo mo. Wala di apo? Saan naman na? Wala.
Ibu pukulan kanan tiga joy. Bentar kayak pakai makan on. Woi guys. Si goy goy, hindi na buwi sa kahoy. Dito na sa lob. Pasok goy, pasok. Yo yo.